Hi! So, since naabutan ako ng rush hour and sobrang lakas ng ulan, ayoko namang ma-stuck sa traffic, share ko na lang muna sa inyo yung kung paano ako nag-apply and kung ano yung mga sinubmit kong requirements for Schengen visa. So, meron siyang mga category. I applied for a tourist visa, business owner. So, kung for sponsorship ka or visitor visa yung gusto mong i-apply, this video is not for you. So, nag-apply ako ng visa sa German Embassy since dun yung pinakamatagal na stay ko, dun din yung point of entry ko and exit. So, first, syempre kailangan mo ng passport, ng visa application form, visa picture, travel insurance, vax cert, itinerary, and cover letter. So, mas maganda rin, i-double check nyo sa embassy. I suggest mag-double check kayo kung saang embassy kayo mag-a-apply. Actually, lahat naman ng requirements, nandun siya online. So, etong sinasabi ko, based to sa German Embassy. Aside dun sa mga requirements na nabanggit ko kanina, kailangan nyo rin ng flight reservation. So, dito, hindi nyo kailangan mag-book agad ng ticket. Hindi ko sinasuggest yun. So, pwede kayong makakuha ng mga flight reservation sa mga travel agency. Next, hotel reservation. Ito, kailangan nyo mag-present ng mga reservation nyo. So, ito naman, pwede kayong mag-book or mag-reserve online and make sure lang na pwedeng ma-cancel yung booking nyo. So, ayaw naman nating ma-refuse sa visa. But, just to be safe, kailangan tingnan nyo mabuti kung refundable and pwedeng ma-cancel yung booking ng hotel. Then, itinerary. Make sure na nakamatch yung itinerary nyo sa flight reservation and sa mga bookings nyo sa hotel. Kasi, alam nyo, konting sablay nyo lang dyan, possible na kayong ma-refuse. So, yan. Kailangan nyo pa rin mag-research. So, yun yung ginawa ko. Nag-research ako ng sobrang dami. FYI, DIY lang yung travel ko. Though, I also hired consultant. Para lang sure. Kasi gusto ko mag-travel. And ayoko namang in-effortan ko to. Tapos, sa simpleng mali ko lang, ma-refuse ako. Next, cover letter. Alam nyo, isa to sa pinaka-importanteng document na isasubmit nyo sa embassy. So, yung cover letter nyo, kailangan credible and then ma-match dun sa katulad sinabi ko kanina, kailangan mag-match sila lahat from itinerary, hotel reservation, and flight. So, sa cover letter ko, ayun, actually, nagpaka-honest lang talaga ako dun. Sinabi ko na gusto kong mag-travel and gusto kong makavisit sa country nila. So, binanggit ko rin yung mga pupuntahan ko. Germany, Switzerland, Austria, and nakalimutan ko yung isa kong pinuntahan. Ayun, sa France. So, ito siguro magiging helpful kung magiging particular ka sa mga gusto mong puntahan. Like me, sinabi ko na gustong-gusto ko ma-experience yung transportation nila, like yung mga trains, yung trams, and buses. Then, of course, yung mga museum since mahilig ako sa art. And nilagay ko din yung mga food na gusto kong makain doon sa Europe. Then, in-explain ko din kung paano ko ma-afford. Tama ba yung term? Ang hirap pagandahin ang mga wordings. Pero yun na yun. So, in-explain ko kung paano ko ma-afford yung travel ko or yung stay ko sa Europe. So, I stated that I have a small business here in the Philippines. So, syempre, hindi naman basta-basta mo lang sasabihin na may business ka. Kailangan mo ng supporting documents. So, I submitted yun nga, yung mga business docs like DTI, business permit, ITR, ayun. Plus, syempre, aside from that, isa sa pinaka-importante din is yung bank statement and yung bank certificate. So, nabasa ko to. Syempre, kailangan credible din yung cash flow mo. So, red flag yon. Kung bigla ka lang nagkaroon ng pera sa banko mo, then wala siyang movement, possible na ma-refuse ka. Though, hindi ko sinasabing ma-refuse ka agad, but possible na ma-refuse ka dahil doon.
So, ito pa ang isa sa pinakamagandang supporting documents. Credit card, statement of account. Pagpalagay na natin nakita ng embassy na ay ito lang yung laman ng ano niya ng pera niya sa banko, pero meron siyang credit card na ganito yung credit limit. So okay na. So makaka-help yung credit card kung meron kayo as a supporting documents. So ayun nga, ang sinabit ko bale dalawang banko ko, then yung apat na credit card ko. So yung parehas 6 months yung kinuha ko, 6 months for bank and 6 month na SOA ng credit cards ko. So ito, supporting documents na lang to ha. So kung meron na kayong history ng travel before, pwede yung isubmit yung mga stamp ng passport nyo. So yun, malaking help din yun. Based sa mga nabasa ko, yung iba nagpasa ng ORCR, so ginaya ko rin. Pinasa ko rin yung ORCR ko. Then ayun na nga, nang kumpleto ko na yung requirements ko, nag-schedule ako ng interview sa VFS Makati. So, check nyo yun online. So, ang nakakatawa naman sa VFS, actually, kung kulang or may mali sa documents nyo, sasabihin nila sa inyo agad bago nila ipasa sa embassy. In my case, actually, binalik lang naman nila yung ano ko, birth certificate kasi nilagay ko siya dun sa requirements ko. Binalik nila. Then, sa cover letter ko, then, yung cover letter ko, actually, pinadagdagan nila. So, okay lang, kahit written, pinag-promise lang nila ako na babalik ako and hindi ako mag-overstay sa country nila. Grabe, sobrang traffic. Kaya ayokong umalis kanina. I knew it, pero sumuong pa rin ako sa traffic. Sumakit lang yung ulo ko. Anyway, balik tayo dun sa tips and requirements for Schengen visa application. So, ayan. Importante yung cover letter. Super importante. Kaya dapat masabi nyo lahat. Yung dapat yung sabihin. So, state nyo agad ano yung reason nyo. Ano yung purpose nyo. Bakit kayo magta-travel? Or bakit kayo pupunta dun sa country nila? Then, state nyo rin kung gaano kayo katagal. Again, be specific. Explain nyo yung mga pupuntahan nyo and maganda para mas kapanipaniwala, indicate nyo kung saan yung mga tourist spot na pupuntahan nyo. Sa cover letter na ginawa ko, in-explain ko rin kung paano ko masusupport yung travel ko during my stay. Then, in-indicate ko rin yung mga reason bakit ako babalik ng Pilipinas. So, gusto ko mang dramahan, gusto ko mang habaan. Actually, one page lang yung ginawa ko. Very straightforward, sincere, and honest. Then, gaya nga nung sinabi ko kanina, nagpa-add lang yung VFS ng written letter na pinagpa-promise ako na babalik ako sa Pilipinas. So, gaya nga ng suggestion ng VFS Makati, sinulat ko lang na and nag-promise ako, nakalagay talaga na I promise to go back in the Philippines before my visa expire and hindi ako mag-overstay sa kahit sang Shenzhen area or countries. Then, in-add ko na rin na as much as gusto kong habaan pa yung bakasyon ko kasi 22 days lang yung hinihingi kong visa. As much as gusto kong manghabaan yung bakasyon ko, hindi pwede dahil meron akong business na kailangang asikasuhin at balikan sa Pilipinas. And lastly, kailangan nyo mag-double check, triple check, or 100 times man nyo, kailangan i-check yung mga documents na pinasa nyo, lalo na yung application form. Kailangan tama siya. So, after 1 week, I got my passport. Ayan na. So, yan, nakakuha ko ng multiple entry. So, approve siya. So, ayan. Sana naka-help tong video na to sa mga taong plan mag-apply for Shenzhen visa. But, huwag kayo mag-rely sa video lang na to, ha? Do your research pa rin yan. Mag-research kayo ng bonggam-bongga, magbasa kayo. And, eto pa, bago ko makalimutan, lahat ng requirements nandun sa website kung sang embassy man kayo mag-a-apply. Then, kapag nakumpleto nyo na yun, saka na kayo maghanap ng mga supporting documents para mas credible yung application.